At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at eto na nga si Spoiler Chapter 1029. So pag-usapan na natin kung ano yung mga events na mangyayari sa chapter na nga na to. Pero bago tayo magsimula, ay kung bago ka pangalan din sa channel natin, ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. At so ayun, at ulit ay maraming salamat nga guys sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. At so dito nga yung magsisimula kay Queen, dahil sa time na to ay nabanggit nga ni Queen na etong si Judge pala dati ay nasabi sa kanya yung patungkol sa pinaplano niyang gawin o sa gusto niyang gawin. So dito sinabi na ni Queen na etong si Judge pala, ang gustong gawin nga niyan ay gumawa ng mga tao na kung saan nagtataglay ng exoskeleton. So yung sa exoskeleton na yan, kung di ako nagkakamali, sa madaling sabi lang naman yan, ay parang yan yung magiging shell o yung magiging armor ng mga tao na balak gawin nga ni Judge. So in short, balak gumawa ni Judge ng isang tao na nagtataglay nga ng makunat o ng matibay na katawan. So mga tao na hindi basta-basta tinatablan ng mga pag-atake at nagtataglay ng pambihirang lakas at endurance, at higit sa lahat, mga tao na walang puso o walang emosyon. So mga superhumans na warrior type, yan yung gustong gawin ni Judge. At nakita na nga natin yan dahil na-achieve niya na yan sa pamagitan nga ng paggawa o paglikha sa mga anak niya na to. So lahat naman siguro tayo ay mag-a-agree na talagang superhumans naman talaga itong mga Vinsmoke na to. So kaya nga nakikita natin hindi sila basta-basta tinatablan. Tapos ayun na nga, yun nangyayari dito kay Sanji, nagiging makunat na nga siya. But then after nga niyan, ay dito talagang nagugulat nga etong si Sanji sa nangyayari sa katawan niya. So ang nangyari dito ay biglang tumakbo etong si Sanji tuloy. So tumakbo etong si Sanji dahil sa gusto niyang pag-isipan, gusto niyang magmuni-muni sa kung ano yung nangyayari dyan sa katawan niya. Pero dito nga ay biglang hinahabol ni Queen etong si Sanji, talagang hindi niya tinitigilan. At ang sabi niya nga dyan, ipakita sa kanya ni Sanji yung capability ng raid suit niya. So grabe, matindi etong si Queen, talagang adik na adik dyan sa raid suit ni Sanji. So kapag gayan, napuno si Sanji, ginamit etong raid suit niya, baka mabigla etong si Queen, matalo siya agad-agad dyan. But anyways, ay after nga dito kay Queen at saka kay Sanji, ay biglang talo na nga yan sa laban ni Big Mom at saka ni Kid at saka ni Law. So kung pansin nyo nga dun sa preview na ibinigay sa atin ay iba yung title nga nun na ibinigay. But anyways, ay okay lang naman yon kasi dito at least kita naman na yun pa rin naman yung nangyari dito sa chapter na to. At dun sa tinutukoy na yung Yonko na magtutuloy yung laban ay si Big Mom yung binabanggit nga dyan. So break muna para sa laban ni Kaido at saka ni Luffy dito sa chapter na to. But going back dito nga sa labanan nila Big Mom at saka nila Kid, ang sinasabi naman dyan na etong si Kid ay talagang napakasakit ng ulo niyan at tatapusin na nga rin siya ni Big Mom. So matindi, parang may erase pa yata etong si Kid dyan sa gera sa Wano. So wag naman sana, pero yun nga, going back sa kung bakit napakasakit ng ulo ni Kid ay dahil naman yan sa kagagawa nito ni Hawkins. So dito kasi ang sinasabi dyan na etong si Hawkins pala, hine-headbutt niya yung sarili niya. So yung nangyayari, yung injury o yung sakit na natatamo niya, nagbabounce back yan kay Kid. So eto nga yung sinasabi ko nung nakaraan na pagdating sa sitwasyon ni Kid ay medyo lugi kung iisipin etong si Kid, kasi parang dalawa yung kinakalaban niya dyan. So maliban dyan kay Big Mom, meron pang Hawkins na ginagamit nga siya pansalagdaan kay Killer. So doble yung injury, yung sakit na natatamo ni Kid. At so ayan nga dito sa chapter na to, talagang makikita na talagang nagre-reflect na sa katawan ni Kid yung mga pinagagawa nito ni Hawkins. At so kaya naman dahil dyan ay biglang balik na nga dito sa laban ni Killer at saka ni Hawkins. So dito naman pala sa time na to ay magkakaroon nga raw yan ng mahabang conversation sa pagitan nito ni Hawkins at saka ni Killer. So dito nga ay may dalawang tanong etong si Killer para dyan kay Hawkins. At ang unang tanong ni Killer dito ay paano raw ba
kung yung damage na gagawin niya dito kay Hawkins ay walang pupuntahan. So sagot, etong si Hawkins, at ang sagot niya nga dyan ay pupunta pa rin yan, magbabounce back pa rin yan doon kay Kid. So dito kitang kita na talagang may kinaklarify etong si Killer dyan kay Hawkins. So kinaklarify niya yung damage na gagawin niya ay hindi makakaapekto sa katawan ng kapitan niyang si Kid. So dahil sa sagot na yan ni Hawkins ay dito nga biglang dali-dali atake ngayon etong si Killer dyan kay Hawkins, at pinutol niya bigla etong kaliwang braso ni Hawkins ngayon. So grabe etong si Killer, talagang walang pag-aalinlangan, talagang sinugod niya etong si Hawkins. So kaya nga dito talagang gulat na gulat etong si Hawkins, at ang tanong niya nga kay Killer, bakit daw pinutol ni Killer etong kaliwang braso niya? Eh alam niya naman na yung damage na yan, magbabounce back yan doon kay Kid. Pero dito nga ay biglang sagot etong si Killer, at ang sabi niya nga dyan, nawala na nga raw yung kaliwang braso ni Kid. So ang lupit, ang tindi nga nito ni Killer. So lalo na sa mga nagpredict nga dyan na etong yung gantong way yung gagamitin ni Killer para talunin etong si Hawkins. So sa mga nagpredict niyan na yun nga puputulin ni Killer yung kaliwang braso ni Hawkins ay hooray hooray para sa inyo, ang lilupit niyo rin. Pero going back nga muna sa dalawa na to, ay biglang tinanong na nga ni Killer yung ikalawang tanong niya kay Hawkins, at yun nga ay kung ganong karaming buhay para uba meron matitira etong si Hawkins once na tinanggal niya na o matanggal niya na yung estrodal ni Kid. So sagot etong si Hawkins, at ang sabi niya nga dyan ay congratulations nga raw para dito kay Killer, dahil yun na nga raw yung huling estrodal niya. So ibig sabihin ay malaya na nga etong si Kid, at ubus na rin yung mga buhay na nilink niya dyan sa may katawan niya. So ibig sabihin ngayon ay gagamitin na ni Hawkins yung pinakabuhay niya na, kasi wala na nga ubus na, naubos na ni Killer lahat ng mga buhay na nakalink kay dito kay Hawkins. So job well done talaga para dito kay Killer. Pero eto nga, hindi pa tapos etong si Hawkins, dahil dito ay biglang nilabas niya nga etong mga baraha niya, at nagsimula nga siyang pumili ulit dyan. So dito ang nabunot nga ni Hawkins ay etong card na The Tower. So yung pagdating dito sa card of The Tower na to, talagang hindi ko siya maintindihan eh, pasensya na. Pero yun nga, ang ibig sabihin daw kasi nito ay collapse of the old, at ang hidden meaning niyan ay new path. So ayan nga yung ibig sabihin niyan, pero hindi ko nga siya mag-get. So kaya para dyan sa mga malulupit natin mag-analisa o mag-analyze, ay baka naman pwedeng pakishare yung mga insight nyo o yung idea nyo patungkol dito sa card nga na nabunot nito ni Hawkins. Pero going back dito sa pagkakabunot nga ni Hawkins, ay kasabay niyan ay biglang tinalo na nga rin siya ni Killer ngayon. So yes guys, dito sa chapter 1029 ay tuluyan ng tinapos. So hindi ko alam kung pinatay ni Killer etong si Hawkins, pero talo na nga etong si Hawkins dyan kay Killer. So nagpaalam pa nga si Killer dito kay Hawkins, at after nga nyan is yan guys. So hanggang dito lang etong spoiler natin na to. At so ayan, ay bago nga tayo matapos guys, ay isang mabilis lang pakisupport naman at pakisubscribe naman etong backup channel nga natin. So kasi alam niyo naman na medyo mainit nga ako dito sa, lalo na sa pagkukontent ng One Piece. So baka magkawalaan na naman tayo, at least ay meron nga tayong backup. Tapos ayun pala, ay medyo iba guys ha yung content nun, medyo ano siya, yung chill-chill lang, ganyan, good vibes, kasi since na backup lang naman siya. At so ayun, ay pakisubscribe na lang, yung link niya na iiwan ko lang dyan sa may comment section natin. Tapos para naman doon sa mga naghahanap nga nung channel natin ng sa manga series, ay siguro sa next upload ko na yun, ibibigay sa inyo yung link nun. Unahin ko lang muna etong backup channel natin, saka medyo ayoko pa ibigay ulit yung link nga nung sa may manga series natin na channel, kasi hindi ko pa nadudugtungan si Kalbo. So kapag may nagawa na akong pandugtong doon, ayan, ay susunduin ko kayo ulit dito. At so ayan guys, ulit ay maraming salamat sa panonood dito sa spoiler natin. So sana nagustuhan nyo nga itong part na to, at kung nagustuhan nyo, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like. So ayan, ay lagi mag-ingat, God bless sa inyo lahat, at kita-kits tayo ulit.